Narito ang 16 na kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Good morning, Dr. Lagdameo. Bati ng mga babaeng nurse kay Adam, pagpasok pa lang niya sa hospital. Good morning, Adam replied to them as he continued walking heading to his office. 2 years. 2 years has passed since Natalie left. Napakaraming nangyari sa 2 taon na iyon. At halos lahat ay hindi maganda. Adam tried to search for his wife, pero talagang mahirap hanapin ang taong ayaw naman magpahanap. Naging palainom si Adam for the first month nang wala na siyang asawa. Nanganib ang profesyon niya. Ikinulong ni Adam ang sarili sa bahay. Araw-araw naglalasing. Minsan naman ay bumibisita sa anak. Nang matauhan ay bumalik siya sa trabaho at tinanggap pa naman siya ng hospital. Sa galing ba naman niyang doktor ay pakakawalan ba siya? Since then ay sinubukan na niyang hanapin si Natalie pero wala eh. Buwan-buwan din siyang bumibisita kay Mother Cecilia. Nagbabaka sakali na baka dumalaw na ang asawa. Mother Cecilia always gave him a word of encouragement at naniniwala ang matandang madre na may naghihintay na kinabukasan para sa kanilang dalawa. At sa loob din ng 2 taon na iyon ay hindi kumupas ang pagmamahal niya sa babae. He will always love Natalie until his last breath. At kapag nagkita ulit sila, itatama ni Adam ang lahat ng mali niyang ginawa 2 years ago. Sa loob ng 2 taon ay napakalaki ng ipinagbago ni Natalie. Nang unang dating niya sa Nevada, USA ay puros pag-iyak lang ang ginawa niya. Natalia established her own property in Nevada. Kaya nang hilingin ni Natalie na lumayo ay doon niya ito dinala. Gusto man ni Natalia na balikan ni Natalie ang asawa ay wala siyang magagawa dahil nasaktan ito. Ang anak na lang ang dapat umitindi at nagpapatawad. Palaging tulala si Natalie. Tinatanong niya sa Panginoon, bakit ang anak ko pa? Ito ba talaga ang gusto mo? Ito ba talaga ang nakalaan para sa akin? Tanong ni Natalie. Pero kahit ganun pa man, ay hindi nawala ang pananampalataya ni Natalie sa Diyos. Hanggang sa isang araw, gumising siya na gustong baguhin ang sarili. She asked for Natalia help. At tinuruan ni Natalia ang anak kung papaanong bumangon muli. Hindi bilang Natalie na palaging umiiyak, mahina at talunan, but a version of her who can stand against bully, who can showcase her own beauty confidently. And Natalie, that she herself never expected to exist. She becomes someone, a woman who wear high heels, elegant dresses, wear makeup, attend parties, style her hair, talk English, and work as a magazine model. I'll take that as God's will. Natalie smiled. The red-made lipstick pasted on her lips looked so elegant and classy. Gusto niyang ipakita na okay na siya. Pero sa kanyang kalooban, naroon ang takot. Ang takot kapag nakita niyang muli ang dating asawa. Baka mahulog lang na naman siya dito nang paulit-ulit. Kahit kasi 2 taon na ang lumipas, ay hindi pa rin nawawala ang dating asawa sa puso ni Natalie. Hi ma'am, good morning. Do you want anything ma'am? A polite attendant approach. Yes please. Do you have any Italian dishes? Natalie asked the beautiful lady nicely. Yes ma'am. We have margherita pizza and focaccia bread. When Natalie heard the last dish, bumalik sa isip niya ang panahong biglang dumating si Adam sa kanyang bahay. She was eating focaccia bread as her dinner. Then Adam knocked her door. She called the food junk, as well as her apartment. The dish bring a lot of painful memories to Natalie. Pero sa huli ay mas pinili niya ang tinapay. Why? Why do I have to love you all these years? I wonder if you're happy with Carla now. No matter what your life have become, I will still be happy for you, Adam.
and I will always grateful that experience to be a mother even just a short a period of time. Bulong ng utak ni Natalie habang nakatitig sa asol at puting ulap. She falls so near to her baby boy. Adam, are you leaving? Bunga ni Gael sa kaibigan na makita itong papalabas ng hospital. I'll take a leave today. I will visit my son. Saad ni Adam na may lungkot sa boses. Oh shoot, oo nga pala. Napasa po si Gael sa kanyang noo. Because he just forgotten how sensitive this day was for Adam. I'm so sorry bro. It's okay. Wika ni Adam sa malungkot na boses at ngiti. Catch you later Gael. Paalam ni Adam. Lumabas na ng hospital si Adam at nag-drive siya papunta sa sementeryo kung saan nakalibing si baby Angelo. On his way, ay bumili siya ng malaking basket ng bulaklak. Halos lahat ng uri ng bulaklak ay naroroon sa basket. May pinasadya din si Adam na note na nakatali sa holder ng basket. Pumasok niya ang kanyang sasakyan sa loob ng sementeryo at ipinark sa parking. Pinalaminate din ni Adam ang ultrasounds ni Bibi Angelo at nag-produce na madaming copies. He even enlarged the picture. Inalagay sa malaking picture frame at isinabit sa sala ng kanyang bahay. Ganun niya kamahal ang anak niya na di man lang niya nakita. Ibinaba ni Adam ang bulaklak na dala at naglatag ng picnic mat. Nagdala din siya ng tsupo ni Bibi Angelo with milk on it, Bibi biscuit and fruits. Umupo siya sa tabi ng anak at kinausap ito. It's been 2 years, baby Angelo. Sinindihan niya ang kandila. Dapat ngayon ay 1.5 year old ka na kung hindi mo kami iniwan ni mami. Mabilis na pumatak ang luha sa kanyang mga mata tuwing naaalala niya kung gaano sila kasaya noong buo pa ang kanilang pamilya. Hindi niya maiwasan ang maging emotional. I miss you and mommy too. I miss you both. At tinawakan niya ang napakagandang pangalan ng anak. Rest in peace, Angelo V. Lagdameo, in loving memories of mommy and daddy. Hinaplos din ni Adam ang mommy na nakaukit sa lapida ng anak. 2 taon na siyang mag-isa. He never felt this alone in his entire life. Nagkasundo man silang mag-ama at ng kanyang kapatid ay hindi pa rin iyon sapat para punin ang pangungulila niya sa kanyang mag-ina. Adam spent 2 hours in his son's sides at umalis siya bandang 9:25 a.m. Minuto lang ang lumipas nang pumasok ang sasakyan ni Natalie sa sementeryo. Dahil parehas high-tilted ang bubog ng kanilang sasakyan, ay hindi nila namalayan na magkasalubong na pala sila. And Natalie was looking at the field of grave dahil na inaalala niya kung saan banda nakahimlay ang anak niya. Kaya hindi niya napansin ang sasakyan ng dating asawa. Ipinark ni Natalie ang sasakyan niya kung saan doon din ipinark ni Adam ang kanyang sasakyan. Ilang minuto pa ang nakita ni Natalie ang himlayan ng anak at doon niya nakita ang lahat ng dala ni Adam. Halatang may dumalaw, may mga pagkain na nakahain, nakalatag sa picnic mat at may basket ng bulaklak. Natalie put her basket of flowers beside the first one. Nakita niya ang note at binasa iyon. Nang mabasa niya ang maikling sulat, ay sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha sa kanyang mga mata. The note say, I miss you baby Angelo. I love you so much. I love you and mommy forever and ever. Your daddy Adam. Alam naman ni Natalie na iiyak siya kapag nabisita niya ang anak. Pero kakaiba pa rin ang pakiramdam at sakit na nararamdaman niya ngayon. She could have met Adam kung dumating siya na mas maaga. I love you too. I'd always been loving you. Paiyak ni Natalie habang paulit-ulit na binabasa ang sulat ni Adam. Pagkatapos ng pagdalaw niya sa puntod ng anak, ang sunod na pinuntahan ni Adam ay ang kumbento kung saan lumaki ang asawa. Last year ay ganoon din ang ginawa niya for his son's death first anniversary. Bumisita siya sa simbahan, magdadasal, at kakausapin ang kanyang anak. Iho, galing ka na ba sa anak mo? Pagdamay ni Mother Cecilia. Habang nag-iisa si Adam, nakaupo siya sa pinakaunahang bahagi ng upuan. Pagkatapos niyang magdasal, Yes, Mother, binisita ko po si Baby Angelo. Humarap si Adam kay Mother Cecilia at ngumiti.
Sigurado akong mahal na mahal ka niya. Sigurado akong mahal na mahal ka ng anak mo, iho. Lagi ko din pinagdarasal ang muli ninyong pagkikitang mag-asawa. Hayaan mo lang muna si Sister Natalie. Masyado kasi siyang nasaktan. Hindi lang bilang babae o asawa, kundi bilang isang ina. 4 na buwan niyang dinadala sa sinapupunan ang anak ninyo. Natural lamang sa isang ina na magkaganoon. Pero iho, kilala ko si Sister. At alam kong kilalang kilala mo na din siya. Mabilis siyang magpatawad. At alam kong hindi pa tapos ang lahat sa inyo. Mahabang wika ni Sister Cecilia. Tumayo na sila sa pagkakaupo at sinaman si Sister Cecilia na maglakad si Adam sa kahabaan ng pasilyo ng simbahan. Doon sila sa gitna dumaan habang nag-uusap. Maraming salamat po, Mother. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi ninyo. Huminto si Adam sa tapat ni Cecilia. Mabuti ang iyong kalooban, anak, at lahat ng may bukal na puso ay pinagpapala. Ibinuka na matandang si Mother Cecilia ang kanyang mga kamay. Lumapit si Adam dito at niyakap ang madre habang lubos na nagpapasalamat. Natalie's heel created a loud tak-tak-tak sound as she entered her forever home, ang kumbento na kanyang kinalakihan. Nanlaki ang mata ni Mother Cecilia nang makita at makilala niya kung sino ang babae na paparating at papasok ng simbahan. Nag-iba man ang kanyang pananamit, paglakad, ang kanyang postura, buhok, katawan at ang kanyang aura, ay kilala niya ito, ang batang kanyang pinalaki, si Natalie. Sumilay ang napakalinis at napakatamis ng ngiti ni Mother Cecilia at bumulong kay Adam. Lubhangang mabait ang Diyos, anak. Dininig niya ang iyong panalangin. Kumawala si Adam sa pagkakayakap ni Mother Cecilia. Nagtaka siya sa sinabi nito. Then the voice that has been missing for so long echoed in the church. Mother Cecilia, tawag ni Natalie kay Mother Superior, without knowing that it was her late husband who is hugging the old woman. Slowly Adam turned around. His heart is beating fast, hindi magkamayaw sa bilis. Nang magpanagpo ang mga mata nila, ramdam nila ang iba yung pananabik sa isa't isa. Adam, her name slipped her mouth, the way she do it 2 years ago. Mahina, malambing at puno ng pagmamahal. Natalie, Adam mumbled, shock, excited, nervous, happy. Hindi niya malaman kung ano ang nararamdaman. His emotion was riot, kagaya ng puso niya na nagwawala. Naramdaman ni Mother Cecilia ang bumabalot na ilangan sa dalawa, kaya naman para basagin ito, ay sinalubong niya ang babae. Sister, bulalas ni Mother Cecilia at niyakap niya ang anak. They exchanged warm hugs at medyo nawala na ang ilang ni Natalie. Pagkaraan ay sinabi ni Mother Cecilia, maiwan ko muna kayong dalawa, makapaghihintay ako. Then she left the 2 broken hearts alone so they can fix themselves. Hi, how have you been? Pinilit ni Natalie na pasiglahin ang boses. Halos hindi makapaniwala si Adam. Ang asawa nga niya ang nasa harapan, pero napakalaki ng pinagbago nito. I'm okay, I'm fine, ikaw? When did you arrive? Wika ni Adam sa nabubulan na tinig. Namimilipit ang dila niya sa sarisaring emosyon na lumulukob sa kanya. 2 days ago, Natalie kept her face and voice neutral kahit nahihirapan siya. I visited Angelo. Nakita ko nga yung mga bulaklak at pagkain na iniwan mo. Halos marinig ni Natalie ang malakas na tambol ng puso niya na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang dipa ang layo nila sa isa't isa, parehong tila nakapako ang kanilang mga paa kung saan sila nakatayo. You were in the cemetery? Tanong ni Adam. Ikaw, how are you for the past years? He asked. I'm good. I'm started anew. Natalie feels so guilty right now. Umalis kasi siya nang hindi nagpapaalam kay Adam o hindi naririnig ang kwento o eksplanasyon kung meron man. Good for you. Tanging na isabi ni Adam. He has a lot to say. Lahat ng sasabihin niya ay naihanda na niya. He is waiting for this time. Pero ngayong nasa harapan na niya si Natalie, ay bigla namang umurong ang kanyang dila. Okay, please excuse me. I'll see Mother now.
Ngumiti si Natalie kay Adam at lalampasan sana niya ito. Ngunit bago pa siya makalayo, ay hinawakan ni Adam ang kamay niya na ikinagulat niya. Ang simpleng paghawak nito sa kanya ay tila binuhay ang kanyang buong kamalayan na matagal nang natutulog. Kinuryente si Natalie ng malambot at mainit na kamay ni Adam. "Are you keeping a man? What I mean I was, do you have a boyfriend or a husband?" Natatakot si Adam sa isasagot ni Natalie. "Nothing. Ano bang klaseng tanong yan?" Natatawang sagot ni Natalie upang pagtakpan ang ilangan sa kanilang dalawa. Nakahinga na maluwag si Adam sa naging sagot ni Natalie. Mas hinigpitan pa ni Adam ang hawak sa kamay ng asawa. Then he moved closer to Natalie. He said, "Can we talk please? Have dinner with me, please, tonight." "Yeah, sure. Where?" Her voice are chapped. Kahit pa anong gawin niya sa pagtutuwid sa namimilipit niyang dila. "Oh, our house, please, tonight, 7. Pakiusap ni Adam. "All right, on your house." Natalie corrected, "The ownership of the place where they will have dinner. See you tonight. Please excuse me." Sobrang saya ni Natalia nang tumawag ang anak at sinabing nagkita na sila ni Adam at magkikita pang muli ngayong gabi. Gusto talaga ni Natalia si Adam para sa anak, pero ayaw niyang pangunahan ang desisyon ni Natalie dahil matanda na ito para pakialaman pa niya. Naghahanda si Natalie, hindi nga niya maintindihan ang sarili kung bakit ganito ang kabang nararamdaman niya. Kaba na may halong tuwa at excitement. She dressed herself like she's going to runway at magmo-model. By 6:40 ay tapos na mag-makeup si Natalie. Just a simple nude makeup. Feeling satisfied on her look, lumabas na siya ng kanyang hotel room at kinuha ang susi ng sasakyan at nag-drive si Natalie patungo sa bahay kung saan maraming alaala sa kanya at minsan pang inariniyang kanya. Tandang-tanda pa ni Natalie ang daan kung paano makakapunta sa bahay nila dati ni Adam. Tiningnan ni Adam ang ginawa ng kanyang mama and Daniela. Sila kasi ang nag-set up at nagluto ng dinner nila ni Natalie. There's candlelight and fresh flower. Very romantic ang ambience. When Adam asked for their help, ay halos kumaray pa sila papuntang bahay ng lalaki para umpisahan ang tinatawag nilang Operation Bringing Back to the Past. Gusto man nilang mag-stay sa bahay para makita ang in-law ay hindi nila magawa. They have to trust Adam na ibabalik niya ang dating sila ngayong gabi. So eventually, the mother and daughter left. Adam looked at his wall clock. 7:12 p.m. na. Any moment ay dadating na ang asawa. Nang may mag-doorbell ay kumalubog na ang puso niya para siyang sumali sa marathon. His heart is going nuts. Nakasuot siya ng pang-Amerikana. At na makita niya ang suot ng asawa, ay hindi niya mahagilap ang tamang term to describe her unique and rare beauty. "Hi," bati ni Natalie sa dating boses. "Hi, you look beautiful." Adam opened the door widely. "Thank you, you look amazing." Natalie returned the compliment. Pumasok ang dalawa sa bahay. When Natalie scanned the house, pakiramdam niya ay walang nagbago dito. Then a huge picture of her unborn baby that is hanging on the wall caught her attention. The ultrasound picture ni Angelo nung ito ay 4 na buwan pa lamang sa kanyang tiyan. Automatikong humakbang ang paa ni Natalie papalapit sa picture ng anak. Pinanood ni Adam si Natalie habang papalapit sa picture ng kanilang anak at tumigil ito. Hinaplos niya ang larawan at malungkot na ngumiti. Adam went next to her. "Our baby Angelo," ngumiti si Natalie habang tinititigan ang little angel nila. Adam cannot hold his feeling anymore. Kinuha niya ang kamay ni Natalie at sinabing, "Let's go back to how we used to be, Natalie. Please, give me a second chance." Wika ni Adam.